napag-usapan nga doon sa comment section na una kong ginawa doon sa kulay black. Pinakamabilis na 125cc scooter, pinakamatipid sa gasolina, pinakamabenta, pinakamaganda. Hello guys, this is Blackman Moto again and welcome sa panibagong video. At papakita natin muli ngayon ang Honda Click 125 ay kailang ay ito yung kulay na matte pearl crater white. So doon sa mga previous video kasi natin, kulay black yung ginamit natin. So walk around lang natin yung kulay niya, no? Pero bago tayo magpatuloy, big shout out muna kay Boss Rex Galioran, kay Boss Arnold Nose from Ilayang, Talim, Lucena City, kay JC Ariola at kay Boss Eman Arenas. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aling channel. At kung kayo po ay bago pa lang, ayaw niyo pong kalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell button at pakilike na din ang video na to. At sa Facebook page naman natin, like and follow nyo na din. So elegante yung kulay nito, ano? White combination ng white black dito sa bandang unahan niya, and then may FI tie doon na kulay blue yung kulay. May Honda na decal sa white. Then sa gilid, may gold color. Maganda yung kulay niya. And then may Comi Brake tayo na sticker dito. At dito, ganun din. Click, liquid cooled. So, isa sa mga kulay na option natin sa market. Ano? Kasi yan ay may pula, may itim, may blue, and then yung black. Alright, so yan po. At the same time ay i-break-in po natin ito. So konting review ulit tayo kay Honda Click 125i. Ang gulong niya sa unahan is Federal yung brand niyan. So ako yung nakakamali, Federal yan. Ang sukat po niyan is 8080x14 tubeless. At pagdating po sa kanyang braking system, yan po ay naka-disc brake sa unahan na may CBS. At ang kanya pong suspension is naka-telescopic fork suspension. Mugs, okay yung mugs na, no? Yung iba ginagawa, pinapa-repaint yan or pinapalitan nila yung mugs upang mas gumanda pang tingnan. At ang kanya pong headlight, lahat po ay LED maging ang kanyang daytime running lights. Makita natin, buhayin po natin. Alright, yan po yung kanyang daytime running light. Ang haba, no? Though may papalabas naman next year na bagong Honda Click 125. I think isa sa mga babaguhin doon itong unahan na isasabay doon kay Honda Click 160. I'm not sure, ha? Ano ko lang yung assumption ko lang naman yun, ano. At ang kanya pong headlight, of course, LED din. LED. Sa likod naman, tingnan po natin ang sukat ng gulong. It's 9090x14 tubeless. Ayan, Federal tire nga. And then, naka monoshock suspension tayo. At ang kanya pong braking system, ay ganun pa din naman, ano, sa mga version 1. Naka, ano tayo, naka drum brake pa din. At ang kanya pong turn signals is LED. The good thing, LED, ano. At ang kanyang tail light, LED din yan. Muffler, may heat guard cover tayo. Kanyang coolant nandito. Liquid cooled nga pala itong si Click 125i. Pang long drive, panalong panalo to. Kasi iwas tayo sa overheat ng makina. Ating atong tuwa na angkas, karabber, oh. Then napiplip. At tingnan po naman natin yung kanya pong meter panel. Of course, patayin muna natin. Yan po yung kanya meter panel. Makikita po natin dyan, turn signals indicator, left and right. Yan po ating high beam. Yan po ating bubusina din sa left portion niya. At makikita po natin yung fuel consumption indicator. Speed, time. At yan po ating kilometer per liter. Odometer. Then may set button tayo dito. At may select button tayo. Select yan. Makikita po natin yan. Trip A, trip B, yung average fuel consumption. Built-in voltmeter. Makikita po natin 12.6 pa yung ating battery. Ano. Okay pa din yan. So yun po yung makikita natin sa kanyang meter panel. At sa right portion naman, isa lang makikita natin dito na button. Yung po ating starting system na push button. At ito po ay wala ng kickstart.
Okay din naman yun. Kasi may volt meter naman tayo na makikita sa ating meter panel. Ano mga side pockets niya? Nilagay ko yung cup ko dito. Kasya naman yung wallet natin dito. Cellphone. Sa right portion, medyo mababaw. Kanyang pocket. At dito po sa kanyang, kalapit ng kanyang susian, of course na po ay mechanical key pa din. Ano? Wala pang nilalabas na keyless. I think kapag nag-upgrade si click na 125, baka gawing keyless yan. So hindi pa rin ako sigurado doon. Baka lang naman. So ito po yung ating seat button. Diyan po natin mabubuksan. Tapat lang natin din yung ating susi sa seat. Click po natin. Alright, natunog. Kagandahan dito kay click 125 ay malaki yung kanyang compartment. I think 24 liters yung capacity. Kasi po yung half-face helmet, ano, swak na swak. Then may naglagay pa ng kapote. Diba? Swak na swak yung helmet, no? Yan po ay half-face galing sa kaso. And then, ang kanya pong fuel capacity na 5.5 liters. Anday pa bang gas? Madami pa naman. 5.5 po yan. At isa si Click 125 sa matipid na 125cc scooter. Grab bar mahaba. Okay, palalong-palong grab bar. At yung kanyang upuan, kita nyo naman, no? Hindi madamot sa upuan. Maga, kahit magtatlo kayo ng angkas dito, though hindi naman pwede yun, ano, ay okay pa din. At of course, siya po ay flat footboard, pamamalengke, pang negosyo, pang hanap buhay. Pasok na pasok si Click 125. May sabitan po tayo doon, may hook tayo dito. Yung mga eco bag na dala natin, plastic, pwede natin isabit dyan. And so, matotal, talaga ay wala tayong masabi kay Click. Though wala naman perfectong motor, ano. At depende pa din sa pag-aalaga ng motor, yung itinatagal ng isang unit. Diba? Of course, siya po ay naka-side stand kill switch din. May bigat na 111 kilograms. May ground clearance sa 135 mm. May seat height na 769 mm. At pagdating po sa kanya, engine specification niya po ay 4-stroke, 125cc, single cylinder, single overhead cam, 2 bulbs, fuel injected, liquid cooled at nagbibigay ng maximum power na 11 HP at maximum torque na 10.8 Nm. At yan po ay may compression ratio na 11.0:1. May bore na 52.4 mm at may stroke na 57.9 mm. Alright, so test drive natin. At the same time, of course, ay nasa break-in period pa naman tayo. So, i-break-in natin. May park brake lock tayo dito, ano, in case ay i-park natin ng alanganin. For example, naka-elevate or palusong. So, safe naman yung unit natin. Alright, let's go at break-in po natin tong si Click 125 by Matt Pearl Crater White. Salamat nga pala sa owner nito, ano, kay Glenn Ramos, sa pagpapayaram ulit ng kanyang unit. Kaya natin yung kanyang side stand. Doon sa mga nagtatanong kung okay lang sa kanila kahit ang height is 6 flat or 6'2, so do okay lang naman, wala naman problema eh. Kasi ako 5'11 reference, sakto lang sa akin eh, diba? Sakto lang, oh. Yan po yung kanyang tunog. Smooth pa. Kasi bagong bago. 172 kilometers pa lang. Let's go. Break-in tayo. So, tinanong ko naman yung owner kung hard or soft break-in. So, sabi niya, soft lang tayo. So, wala naman problema doon. Kasi may two kinds of pag-break-in eh, ng motorcycle. Hard and soft. Yung sa sniper ko kasi talagang hard yun eh. Ito, magsagad man tayo, 80 lang. Isa sa mga motorcycle na recommended natin kasi madami nagtatanong sa atin kung ano ba yung best motorcycle na 125cc. So, of course, madami namang options sa market, ano. At isa sa mga i-recommend ko sa kanila, itong Click 125i. Kasi lalong-lalo na, kung budget friendly lang. Kasi ito po ay nag-average lang, nag-range lang ng 79,000 pesos. Sa iba, 77. Sa iba naman, 80. So, I think, ang SRP nito is 78,900. Parang ganun. I'm not sure. Basta ranging ganun yung price nito. Alright, sana hindi tayo buti ng ulan, ano? Sa pag-breakin natin. Konting short ride lang naman to. Kasi last time nga,
ay nagamit ko na to. Itong Honda Click 125 is makikita natin na talagang ang daming gumagamit na riders dito sa Lucena, especially ang dami ko nakikita. At the same time ay pinapamodify nung iba, pinapalaki yung kulong sa likod, kasi yung kulong sa likod ay na-adjust yun. I mean, napapalaki. Pwede kayong bumili ng gulong na mas malaki dun sa stock. 120, I think, yung kasya. Kaya lang, kailangan mo na magpalit ng mugs. So, kung kayo naman ay talagang nagbabudget lang, so, stock is good lagi naman eh. Diba? Sa bilis ito ni Click 125, ay wala tayong masabi. Abangan lang natin yung upgrade na ilalabas ni Honda next year, di ba? May nababalita na may bagong Click na ilalabas na 125. At naisip ko dyan, ang unay lang gagawin, yung kanyang unahan, is papalaparin yan para magiging kamukha ni Click 160. And of course, kapag kukuha tayo ng unit, ay dapat ay alam natin kung paano alagaan upang tumagal yung pagsasama ninyo ng inyong unit. Kasi nasa pag-aalaga talaga yan. Ang pagtagal ng isang motorcycle ay kung paano natin alagaan. Kahit dun sa mga local brands. So may mga videos kasi tayo na nagbibideo tayo ng Rusi, Motor Store. Sinasabi ng iba na sirain daw, and then may nagko-comment naman, which is mga owner ng mga local brands na depende talaga sa pag-aalaga. Talipan, Quezon. So ikot lang tayo ng diversion. Konting break-in lang tayo kasi na-break-in ko na to last time, nagamit ko na, no. Saan ba ako dadaan? Maraming salamat nga pala sa patuloy na support sa akin channel, ano. At nagagawa kasi natin ang mga content kapag naka-day off lang tayo. Hindi tayo full-time vlogger. Part-time lang. So kapag day off lang, yun, saka lang. At maraming salamat dun sa mga kakilala natin, kaibigan, mga tropa natin na pinapairam tayo sa mga unit nila, no, upang i-review. Dun sa mga nagnanais, matuto mag gumamit ng motorcycle, ano. At of course, scooter is napakadali namang pag-aralan. Basta marunong ka lang magbisikleta, balance-balance, is makakapag-drive ka na ang scooter. Sasakay ka lang, piga ka lang ng throttle. Of course, ay preno. Lagi tayong gagamit ng preno. Diba? Madali lang naman gamitin kasi handbrake lang naman to. Ay isa ang Click 125 sa pwede nyong subukan. Though may mga lower CC naman na makikita tayo sa market, ano? May Honda Beat, Skydrive, Mio Sporty. Yun, mas maliit yun. Pwede natin subukan din yun. Pero kung gusto nyo na may power at gagamitin nyo pang long drive, pang business, kaya sa iba pang bagay, Honda Click, okay na okay to. Kasi liquid cooled, di ba? Liquid cooled ay makakaiwas talaga sa mga overheat. At pagdating sa fuel consumption, itong si Click ay panalong panalo. Nag-average na 48 kilometers per liter. Of course, depende naman sa throttle habi natin. Kung tayo waswas gumamit, ay mas mahaga tayo sa gasolina. Pero kung chill-chill lang tayo gumamit ng throttle, ay mas matipid. Ang liit nung kanyang meter panel, ano? Ang liit. Informative naman. Kikita natin dyan. Hindi ko lang mapapakita sa inyo yung bilis nito. I think ito ay nag-top speed ng 110 kilometers per hour. Yung top speed niya. Kasi nasa break-in period pa lang tayo. At soft break-in lang. Yung shock, okay naman yung play ng shock niya sa likod. At the same time yung sa una, okay naman eh. Diba? Saktong-sakto lang. Mabilis to. Click 125. Napag-usapan nga doon sa comment section na una kong ginawa doon sa kulay black. Pinakamabilis na 125cc scooter. Pinakamatipid sa gasolina. Pinakamabenta. Pinakamaganda. Yun yung comment ng mga owner.
Which is, based on my experience, is tama din naman eh, diba? Tama din naman. Kasi, wala namang mag-a-avail ng madami nito kung dito maganda. Ganun lang naman kasimple yun. Madaming bumili kasi maganda yung motor. Hindi lamang sa looks, pati performance at doon sa iba pang areas ay okay. Kaya naging mabenta sa market. So kailangan ko na po tapusin yung video na to at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. This is Blackman Moto again. Makita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Ingat po tayo palagi. Ride safe. Bye-bye.